Let's balance the Pag-usapan natin ang financial lease. Okay? Ang daming taxpayer ang nagbayad ng additional income tax at additional VAT because of the financial list. Nakikita nyo ba yung mga bangko na may kumpanya na ang pangalan ay leasing company? Okay? So, ito yung transaction. Okay? Sabi yung bangko, bibili ng vehicle sa isang manufacturing o isang dealer ng sasakyan. So, magbabayad yung bangko ng buo doon sa manufacturer. At yung manufacturer mag-i-issue ng SI doon sa bangko. Okay. Pag ganun, ang entrada niyan is debit, cash ng manufacturer, entrada ng credit, VAT, sales, credit, VAT, output. Ayan. Yan yung entrada ng manufacturer. Punta tayo sa entrada ng bangko. Pag bumili ka rito, iba entrada ng bangko. Kasi sabi niya, eh hindi naman ako bibili niyan eh. Ipalilis ko. O, di ang entrada ng bangko, debit. Accounts o loan receivable. Credit. Cash. Dahil ipauutang niya. Maliho ito. Maliho ang debit, loan receivable, credit, cash. Unang-una, wala namang pakialam itong manufacturing na ng sasakyan dun sa lease. Eh. Silang dalawa nag-iisip. So, hindi magbabalansin na yung entry nito tsaka entry nito. Kita nyo na, pandaraya ho yan. Pandaraya. At ang naapektuhan tayong mga Pilipino kasi hindi nakakakolekta ng tamang buwis ang BIR. At ang masakit ngayon, eh, may mga kakuntsaba. Ha? May kakuntsaba sa loob ng BIR itong mga bangko. Punyeta. Okay. Dapat ang entrada niyan is debit vehicle, VAT input, eto cash for example. Dapat yun ang entrada ng bangko. Hindi ganito. Maliho ito eh, sa batas. Ang tax kasi ay per transaction. E tumalon ito eh. So, nung ibinigay niya ngayon iyan sa bangko, sa lessee, hindi naman sila nag-execute ng loan. Nag-execute sila ng lease agreement. Oh, at saka, yung vehicle, eh nakapangalan sa bank. So, hindi makakakolekta ng VAT input ito. Alam mo, ito yung mga nire-recommenda ng mga CPAs, accountants, ha? At mga bookkeeper, itong entry na to. Wow, sabi ko. Nung nabasa ko, eh talagang magiging taxable. Unang-una, papaano ka magde-depreciate ng asset na hindi iyo? Ang rule ng taxation, ang pwede mo lang i-depreciate yung asset na sa'yo. O di kung 500,000 yung depreciation mo, na hindi naman sa'yo asset, i-disallow yan ng BIR. Tapos, makiklaim mo ang input tax kapag yung resibo nasa pangalan mo. Eh, nakanino yung resibo rito? Nakanino nakapangalan? Di ba sa bangko? O hindi naman pwede uli ito. So, magkano na walang pera doon sa lisi? Kawawang taxpayer. Di ba? Magkano? O di 120,000 na to. Eto sabi natin 30%, 150,000. So, 370,000 ang additional tax na babayaran nito. Dahil lang sa katarantaduhan ng isang rule. Sana nakikinig sa akin yung bagong administrasyon ng BIR at lalong-lalo na yung presidente natin. Sir, nadadaya ho kayo. Kulang ho yung binabayad ng buwis na to sa pamamagitan ng tinatawag nilang financial list. Baka gusto ho nyong imbistagahan at kasuhan ng tax evasion. Bossing, kayo pong mga nagpi-financial lease, ha? Lumapit ho kayo sa akin. Ako ho ang gagawa ng position paper para sa inyo. Bigyan niyo ho ako ng ebidensya at ako po ang magpa-file ng complaint
dyan ho sa Ombudsman o kaya dyan sa Senate o sa House of Representatives, tulungan natin ang bansa natin sa kasamaan ng financial list. Okay? Okay? So, dapat ang entrada rito, ide-debit yung rent kasi nagre-rent ka eh. Paano ka magde-depreciate sa asset na hindi sa iyo? Paano ka kukuha ng input tax sa asset na hindi iyo? Oh, 'di ba? Kalukuhan. So, pag nagbabayad ka sa bangko, nagli-lease ka. So, debit rent, nagbayad ka, de-debit mo yung VAT input mo, kikredit mo yung cash, at kikredit mo, definitely, may expanded withholding tax yan. Ganun ho ang entrada. So, ano nananakaw sa gobyerno? Ito ho, expanded withholding tax, at saka ito ho, hindi nagbabayad ng tax sa LGU, hindi nagbabayad ng VAT sa LG sa BIR. Kawawang kawawang government, napapaikutan sa iiputan sa utak. Ay nako mga government officials, BIR, gumising ka na. Kawawa naman kami mga Pilipino. Sakit eh. Ay, teka muna. Meron ho akong tax mapping specialista sa tax mapping. Itong buwan na to tsaka sa susunod na buwan. At meron ho rin akong letter of authority specialista. Training ho. Wala hong bayad yung training. Bibili nyo lang ho yung libro. Okay? Pautangin ko na rin ho kayo ng libro. Mag-usap tayo. Tawagan nyo ako. Mag-usap tayo. Alam ko naman na sa loob na 30 taon, 20 taon o 100 taon na, wala pa rin laman ng libro nyo. Gumawa na ho ako ng entrada sa libro nyo. Multiple choice na po ito. Pipick opinion lang entry. 1,675 pages ho itong ginawa ko. Pang taxation lang ho ito, tax accounting. Oh, huwag nyo kalimutan ha, yung susunod nating video. Let's balance the team! Madali na lang po ang kumuha ng competent tax specialista. Ito po yung tax mapping apps. Ayan po, yung tax mapping apps na available na po sa Google Play Store. Download nyo po. Ito po ay pang kliyente. Yung mga kliyente na naghahanap. Ayan po. Ha? Naghahanap. Ito. Ayan. Naghahanap ng tax specialista. Ito po yung mga estudyante, negosyo estudyante ko na tinuruan ko na maging tax consultant. Kung mapapansin nyo, ayun ho ako. Yo. Ayun yung pula. O ayun kayo kapag kukuha kayo ng tax specialist at makikita mo yung mga actually ano ho yan eh. Eh ano ko? Mga tao ho yan eh. Yan ho yung mga tax consultant. Kung pipindutin ho natin yung isa, lalabas yan yung consultant. O nakikita nyo ho ba? So ini-invite ko kayo na maging consultant ko para ho kayo ay malagay dito yung inyong cellphone number. Makikita ho kayo ng mga taxpayer na nangangailangan ng tax specialista. So, ano ho yung pwede ninyong maging specialista? Pag kulay blue po, itong blue na to, yan, 22232, may nakasulat ho dyan, medyo maliit, palalakihin natin. Specialista kayo sa VAT accounting, o actually VAT tax bookkeeping, VAT bookkeeping, value added tax, IT income tax bookkeeping, at saka withholding tax bookkeeping. Pag kulay green naman po, ayan po, tax specialista kayo sa tax investigation. Okay? So, letter of authority, makikita ho nyo doon sa taas, subpoena ducis tecum, benchmarking notice, BM, tax mapping, o plan candado, at saka letter notice. Pag pinindot naman ho natin yung dilaw, specialista ho kayo sa tax assessment. So, ang tax assessment po, meron pong NIC, merong NIC is Notice for Informal Conference, meron pong Preliminary Assessment Notice, yun yung PAN, Formal Letter of Demand, yung FLD, at saka yung Final Decision on Disputed Assessment, FDDA. Pag kung espesyalista naman kayo sa kulay pula, ayan po, ha? PCL is Preliminary Collection Letter, FCL is Final Collection Letter, WD is Warrant of Garnishment, and WDL para po sa Warrant of Disdain and Levy.
So pag pinindot po dyan yan, eto tong tax specialista consult, nakikita po nyo ito. Ayan, medyo dumidilim yung ano. Ha, magbabayad na po yung ating kliyente ng 1,120 sa inyo. So may sharing po yung apps, yung ating apps, at saka po kayo, magsishare po tayo rito, ha, sa kita. So to, hindi nyo kailangan maging matalino agad. Wala namang ganun eh. Nagsimula rin ako sa zero, walang alam. So lahat tayo magsisimula sa ganun at magkikituturuan ko kayo. So pag tinuruan kayo, magkakaroon ho kayo ng manual. Ayan. Para dala-dala nyo ito, ito yung bubuksan nyo pag meron hong tanong yung kliyente. So mag-download na po kayo ng apps. Tax mapping apps. Ayun po. Tax mapping apps. Para ho ito sa mga kliyente. Yung susunod kong video, i-discuss ko yung para naman po sa mga, ayan, meron ho kasing address dito eh, kasi kung sino yung malapit sa inyo, yun yung pupuntahan. So, yung susunod kong video ay para ho sa mga gustong maging tax mapping tax consultant or tax specialist. Ipapakita ko rin yung apps so ang kayo mag-a-apply at ano yung requirements. Sa susunod hong video, sama kayo ha! Let's balance it! Yung pong gustong maging mag-apply na maging tax specialist, ito po yung logo na o icon na kukunin nyo po sa Google Play Store. Tax mapping din po yung title. Pag na-upload nyo yon o na-download nyo pala, sorry, na-download nyo po sa inyong mobile phone, eh ganito po lalabas, makikita ho ninyo yung screen kung gaano ho kadami yung mga tax specialista na nakakalat ho sa buong bansa natin. Ngayon kung hindi pa ho kayo registered, pwede nyo ho pinduting ita, start getting client, yan po yung application. May mga hihingin sa inyong dokumento at isa sa requirement po ay matrain kayo. Ayan, dapat matrain ho kayo. So, ito ho ay mga tax specialista ho yan. Yan ang makikita ho ninyo. May consultant nakasulat, di ba? So, naka-open ho yung mobile niya. Nag-iintay lang siya na may tumawag o may maghanap ng tax consultant. Magri-ring ho yung telepono niya. So, immediately, pwede ho kayong kumita ng 1,120 kasama na ho yung VAT para ho sa ganitong hanap buhay. Oo, totoo, tama ka. Parang Uber, di ba? Parang Uber ho ang itsura, okay? Kaya lang ito ay para sa mga accountants, bookkeepers, consultants sa taxation. Invited ko ang mga CPAs at kahit hindi ho kayo CPA, kahit hindi ho kayo accountant, pwede ho kayong maging consultant. Hindi po pinagbabawal ng batas yon. Ito po yung ating magiging apps. Ayan, medyo lumaki ho. Ayan. Diba? Hindi ko alam kung nakikita nyo. Ayan. I-download nyo na ho para makapag-apply kayo at ako ho ang bahalang mag-training sa inyo. Since iisa tayo, meron ho tayong guide. Ayan. Ito ho example ng guide ko para ho sa, ito naman ang example ng guide ko para ho sa letter of authority. At lahat po ng sasali, eh, bibigyan natin ng ganito. Kasi ito po yung ating basis sa ating pagpapractice. O, sali na kayo ha. Papakita ko lang ngayon sa inyo yung isang apps natin para paano sir ako makakakuha ng kliyente. Ayan, ito pang client ito. Ha? Pag pinindito ito ng kliyente ganon, oops, lalabas ngayon yung ano yung problem niya. LOA, Letter of Authority, SDT, Subpoena Duces Tecum. O, alam nyo na, di ba? Ganon lang. So, pag tinanong kayo about LOA, meron na kayo kagad 1,120. Okay? Magkita-kita tayo. Ite-train ko kayo. Huwag kayong mag-alala. Lahat nagsimula sa walang experience. Lahat nagsimula sa walang alam. Ako po ang magbibigay sa inyo ng experience at magbibigay sa inyo ng alam. Hindi na kayo mag-iintay sa wala. Kasi meron na po kayong apps. Sano yung apps nyo? Ayun po oh. Mag-install na po kayo, tax mapping app, Google Play Store. Sa iPhone po, magkakaroon tayo. Hintayin nyo lang po. Maraming salamat!